Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Gusto ko lang po pag-usapan natin itong sinasabi ni Percy Lapid. Ito daw po si Mayor Rizco Moreno ay nagpapanggap na naman. Rizco Moreno, hindi raw dapat ang pwesto sa gobyerno pinamamana. Papaalalahanan natin si Mayor Rizco Moreno. Bago mo sabihin yan, siguraduhin mo wala kang kasamang ganyan na political dynasty. Ano tawag mo kay Hani Lacuna? Hindi ba? Ayano si Hani Lacuna. Mga kapatid niya, nakapuesto lahat. Yung asawa, hindi lang ito dynasty. Nepotism pa eh. Nabagdi sa batas yun, nepotismo. Nag-a-appoint kayo ng kamag-anak ninyo. Hindi ho ba? Yung asawa niya, di ba, head ng ano? ng health department sa Maynila. Mga kaibigan, ano tawag mo ron? Nepotismo yun. Tapos magle-lecture ka na hindi pampamilya yung kwan, yung pwesto sa gobyerno. Bago mo sabihin yan, siguraduhin mo wala kang kasamang ganyan. Hindi ba? Nagpapanggap tayo pare-pareho niyo. Bakit daw? Kasi ang sabi ni Mayor Rizco Moreno, ang posisyon sa gobyerno ay hindi daw namamana. Pero, doon daw sa Maynila ay marami daw nangyayaring dynasty. Ang sinasabi niya, ito raw si Vice Mayor Hani Lacuna ay maraming kamag-anak dyan sa gobyerno ng Maynila. Sinasabi pa ni Percy Lapid ay in-assign daw, in-appoint ni Mayor Rizco Moreno itong si Dr. Poxpangan na asawa ni Vice Mayor Hani Lacuna bilang hepe ng Manila Health Department. So hindi lang daw ito isang dynasty, kundi ito raw po ay isa pang nepotismo. Ano ba guys ang nepotismo? Ang nepotismo kasi ganito po yan. Halimbawa, ako'y isang maimpluwensyang tao at binigyan ko ng trabaho itong aking mga kamag-anak. Kapatid ko, asawa ko, anak ko, o relatives ko, o mga kaibigan, dahil sa isang pabor. Ibig sabihin, kaya sila nalagay dyan sa posisyon ay dahil pinaboran ko, dahil ako nga ay isang ma-influensyang tao. So yun po ang ibig sabihin ng nepotismo. Kaya sinasabi ni Percy Lapid na pabor daw ang nangyari, kaya napunta si Dr. Poxpangan dyan po sa Manila Health Department. Kung medyo po hindi tayo nag-iisip ng malawak, malamang maniniwala po tayo dito kay Percy Lapid. Pero ito po sasabihin ko po sa inyong opinion ko. Opinion ko lang po ito. Hindi po yan nepotismo ang pagkaka-appoint po dyan kay Dr. Poxpangan. Bakit po? Kasi si Poxpangan po, isang doktor po yan. May pinag-aralan po yan. At dumaan po yan sa ilang taong pag-aaral bago maging dalubhasang doktor. Meron po siyang lisensya bilang doktor. May PRC license po yan at malamang may civil service eligibility pa yan. No, hindi naman na kailangan kasi once may PRC license ka, hindi mo na kailangan ng civil service eligibility. Paano naging nepotism yun? Paano naging pabor yun? Unang-una qualified, ito si Dr. Poxpangan na hawakan niyang Manila Health Department. Ngayon, masasabing pabor yan kung si Dr. Poxpangan ay hindi qualified pero hinahawakan niya yung Manila Health Department. Bibigyan kita ng halimbawa ng pabor. May kilala ako. Dating singer, dancer, miyembro ng girl group. Ang ginagawa ay nagsasayaw. Pero ngayon may hawak na posisyon sa gobyerno. Qualified ba yung babaeng ito para humawak ng posisyon sa gobyerno? Hindi. Bakit nandun siya? Kasi nga pinaboran. So yan ang matatawag na nepotismo. Itong tao na to na sinasabi mo na hindi dapat na-appoint ni Mayor Rizco. Marami na pong nagawa ito si Dr. Poxpangan. Sa inisyatibo ng Manila Health Department, ang dami na tulungan, hindi lang taga Maynila.
O yung gamot na binibili nila, mamahaling gamot na ipinamimigay lang ng libre. Hindi lang sa Maynila, kundi sa ibang lugar. O, inisyatibo to ng taong sinasabi mo na hindi dapat in-appoint. Dahil asawa ni Vice Mayor Rani Lacuna. Yung tao na tinitira mo, yung taong sinasabihan mo na na-assign dahil sa nepotismo, ayan yung taong may ambag. Yan yung taong may ambag sa bayan. O ikaw, meron ka bang ambag? Ang hirap po kasi sa atin, salita tayo ng salita. Akala po natin napakagaling na po natin. Akala po natin napakalinis po natin. Nakaharap lang tayo dyan sa mikropono. Meron tayong headset, meron tayong computer. Akala natin dapat lahat ng sabihin natin, paniniwalaan na dapat. Hindi po ganun. Yung ibang tao dyan, salita ng salita, ngawa na ngawa, wala naman pong naitulong sa bayan. Di ba? Kaya po pwede po ba na kung tayo may kandidato, ipromote na lang po natin yung kandidato natin? Di ba? Hindi yung sisiraan mo yung ibang tao. Eh, asang problema? Sablay naman. Oh. Pwede naman ganun eh. Halimbawa, sinusuportan mo si Lenny Robredo, edi pakita mo yung accomplishment ni Lenny Robredo. Hindi yung gagawin mo, eh maninira ka ng tao. Yung sinisiraan mo naman, mas marami pang ambag sa'yo. So yun lamang po mga kaibigan, para sa akin po, hindi po nepotismo yan. As long na yung inilalagay mo dyan sa posisyon ay nagdi-deliver, as long na yung nilagay mo sa posisyon ay qualified dyan sa posisyon, at talaga naman pong ginagawa ang kanilang trabaho, hindi po yan masasabing nepotismo. Kapag yung inassign mo nandyan sa posisyon pero walang ginagawa, kaya mga kaibigan, huwag po tayo basta-basta maniniwala dyan sa mga taong yan. Kadalasan po, ito po yung mga taong mga walang ambag sa bayan. Magaling lang magsalita o mema lang, pero sa totoo, wala pong naitulong sa bayan. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip, lumuwag, luminaw ang kaling masikip, kalat at dumi, nilikpit at nilinis. Sa dalawang araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat, muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos.